Hindi pa po. Ako po, ayos po. Sana pala bumili na tayo ng kape, no? Oo, Dunkin' Donuts. Tsaka Dunkin' Coffee. Sayang. Of course, syempre. Nasa baba yung donuts, sayang. Kaya nang sarado na Dunkin', you know? Sad. Hello sa 4.6 viewers. Tingnan nyo, boom. Haba na ng color. Hello po sa mga new subscribers. Bari, bari, be. May gusto pa lang sa pansalamatan. Yung mga nag-send kanina ng stickers bago ko mag-end. Si, kung nandito kayo, thank you, Paints. Thank you, Marife underscore Berry Best 18. Thank you, Josa Marix. Thank you, Joe Yumain 2447. Thank you, Kentel Uwu. Thank you, Super Orange Spider. Thank you, Stillberry. Thank you, Sunkissed 8019. Thank you, Eileen Cruz Manalo. And lastly, Lemuel Sigua. Thank you so much. Nakapag ano na ba kayo? Breakfast na? Actually, magla-lunch na nga sa Pilipinas eh. Na parehas numbers o parehas na numbers. Symbol? Parehas numbers. Na numbers. Oh. Kunyari, 4, 4, 7, tsaka 2. So, pero sure ka, apat-apat tayong laman? So, alam ko. So, anong, 9 numbers to, tsaka may queen jack. Kasi dyan. Uy, itsura ko dyan. Nagundigo ako. Tapos yung paa namin, mga naka-ano. Baka makita to sila. Alin? Hindi naman. Pang exfoliate. Ito o. Flexible. Exfoliate ng paa. Foot mask o, parang ganun. Kasi nainggit kami kisayan eh. Tapos nakita namin paa niya nagbalat. Na parang... Hindi ba pakita to? Ito, yung ginagamit namin. Dr. Scholes. Scholes ba yan? Dr. Scholes. Scholes? Ah, di ba ang school? O, oh, double O, school. O, oh, isa lang siya, school. O, oh, Dr. Scholes. Ano ba sa inyo? Dr. Scholes? Scholes? Eh, di, dapat wala yung C. Silent C. Dr. Scholes. Ah, basta wala namang nagwala. Dr. Scholes. Scholes. Calling Dr. Scholes. Dr. Scholes. Hey, so Dr. Scholes. Mr. George, Dr. Scholes. Bakit mo ba? Calling Dr. Scholes. Dr. Scholes. Dr. Scholes. Ang ganda ng white. O, oh, diba? Ang ganda, no? Ba't wala niyan sa ano? Yung nabili akong bagong sleeper. Wala ba yung kulay niyan? Ay, yung pang-exfoliate ng paa. Bakit? Iba ba kulay? Ay, yung kulay. Yung pwedeng pang-forma yan. Tinaligo ka na, di ba? Kaya matulog ka na. Yan na yun? Yan na yung nakaligo, te. Ayos ah! Uy, happy birthday! Birthday daw niya ngayon. Happy birthday. Deserve mo ng Selecta ice cream. Gusto wait, thank you po sa nagsisend ng stickers alam nung na, yung money gun. Hindi pa ako nagsiskincare, mamaya na lang pag ano. Mamaya na lang pagbalik sa room. Bagay ang black hair sa'yo. Actually, totoo naman. Pero, gusto nga mag-explore eh. This year is about exploring. Gusto ko ang bilhin ng Sperry dyan. Ipo. Hindi natin malalaman kung ano yung mga bagay sa atin kung magsistay tayo sa ating comfort zone. Aalamin ang mga bagay ba? Hindi natin malalaman kung ano pa yung mga kaya natin gawin kung hindi tayo susubok ng bago. Diba? So, kung may gusto kang subukan, try mo lang. E di kung hindi maganda kung fail, e di move on. Alam mo na gagawin mo next time. Sa buhay ko ngayon, kailangan ko na mag-try ng mag-try. Kasi sayang yung panahon. Try ko lang. So kayo, kamusta? Uy, meron tayong 6.2 viewers. Wow. 6,000? Diyate, 6. 6.
anim at dalawang kalahati. May extra ka para pang exfoliate ng paa. Sino yan? Ang tatanong. Gusto niya. Meron ba? May extra ka ba? Nasa maleta eh. Nasa baba eh. Ah. Oy, tinatamad mo. Joke lang. Saka nasa kaloob-loob ng storage. Sabi mo, bukas na. Ah, nakatago sa storage room. Ayaw, umahirap nga mako eh. Bili na lang tayo bukas. Bili na lang. Bibili dito alcohol, di ba? Ano pong meron sa stel... Ano, anong meron sa Stellbound? Uy, thank you po sa mga nagsisend ng stickers. Sephora, Wow! So, kamusta naman kami? Ay, smile daw ako, pipicturan mo. Kamusta kami? Ayun, pagkatapos namin mag-dinner, umuwi na kami kasi mga pagod na kami maglakad. Parang buong araw kami naglalakad. Anong oras tayo umalis? Before lunch, no? Lunch? Wala na tayo umalis. O, hindi lunch. Umalis kami lunch. Lunch time. Tapos buong araw kami naglalakad. Liliwat ka lang na. Rain, bilisan mo! Okay, kamusta ka ni Pablo? Kamusta tayo ni Pablo? Masaya ba ang first blind auditions? Opo, masaya. Kasi... blind. Nakamit pala ako. Ayun yung nakaano pala. Yay! Na-achieve na natin yung stickers! Meron na tayong 814 subscribers. 814 subscribers. And sa mga nag-send ng money gun sticker, I see Jenny Lee Jade, Joe Samarix, SB19 Kunto, Not Mecha, SB19 Kentel, Not Mecha, Not Mecha, oh, Not Mecha, Not Mecha, Malensky, Ken Sisiu, Constellation.ph, Nothing Can Stop, Kuro-chan Vivi, Kentel, Ewew, tsaka si Jovan Burley. Thank you po. Thank you po sa mga nag-send ng stickers. Grabe naman. And sa nagsisend ng heart sign, for the coffee, donut, coffee, for the coffee, uy, donut, yummy, yummy. Thank you po sa mga nagsisend, pati sa ng heart. May team dinner mo. Thank you so much po. Thank you. Maraming salamat po. Again, going back to the question, kamusta ang first blind auditions? Masaya kasi, syempre hindi ko naman alam anong feeling ng blind audition kasi first time ko, di ba? So wala akong ine-expect. Pero yung feeling na nakaupo ka dun sa chair. Parang pagkaupo mo, parang may something na na-feel kang power. Parang super, superior yung feeling mo. Super, parang kang biglang nagkaroon ng power. Tapos nasarap mo yung red button. Tapos sobrang comfy ng chair. Ang laki-laki. Ang saya-saya. Parang iba yung feeling. Tapos pag pinindot mo, yung ikot siya. Parang nasa rides. Ganun. I'm no rides. Parang ganun yung feeling. Saya. Tapos, siyempre, pag nakatalikod ka, di mo kilala kung sino yung kakanta. Di ba? May mga time nga na, akala ko kakilala ko yung kumakanta kasi kaboses. Pero hindi pala, feeling ko lang. Minsan nagkakamali rin yung feelings ko. Kaya doon ako natatakot. Nagkakamali yung feelings ko. Share ko lang. Thank you ulit po sa mga nagsisend ng stickers, ha. Maraming salamat po. Ano na kakain ka ng donut? Yung Dunkin', wala po. Yung Dunkin' donut, I love it. Yung donut, wala. Yung donut dito sa Amerika na Dunkin'. Pero pansin ko nga yung Dunkin' dito sa US,
Ang tsaka sa Canada, ang sarap ng mga bread, no? Oo. Favorite ko yung mga bread. Kasi yung mga tao dito, ma-breakfast kasi sa umaga. Yes. So yung mga so yung mga bread nila dito, yung breakfast bread nila, ang sasarap. Iba yung super, ano. Yung merong arena. Yung may bacon, tomato, egg, croissant. Croissant. Ang sarap ng croissant, bacon, egg, and cheese, and tomato. Ang sarap-sarap. Croissant. Tapos yung coffee nila dito, ano no? May ano, may... Yung coffee nila dito, kape. Hindi, talagang galing siya sa beans. Hindi, tapos yung coffee nila dito, at pakalaki ng mga size. Lahat ng serving malalaki dito. Oo nga, grabe. Pero ang saya mabuhay dito. Yun nga lang. Ah, ako si ano, ako si compute eh. Ako si compute and convert. Check yung presyo, tapos ikaw convert kung magkano in peso. Uy, minulog na naman. Sayan, ano? Hulog? Ano niyo ba, may kwento ako about Sayan. Yung cellphone ni Sayan. Nahulog sa. Na, yung cellphone ni Sayan nahulog sa Enidoro. Ano ginawa ko? Alam niyo ginawa ni Sayan? Dinukot niya gamit ka ba? Binalawan ka. Tapos binalawan niya. Ang galing. Ang galing. Nahulog sa Enidoro yung cellphone. Tapos yung cellphone niya pumasok sa pinakadulo, di ba? Pumasok sa pinakadulo daw. Tapos syempre, alam ka niya may flash niya. At di ba wala siyang cellphone? Ginawa niya. Kinuha niya, dinakot niya gano'n. Tapos binalawan. May freebie na yung film niya. Pero may gano'n ako feeling dati. Alam mo nung bata ako, meron kasing sabon, mapaborito yung nanay ko, na galing sa Japan. Tapos nahulog ko sa ano, Enidoro. Shucks. Kinuha ko rin ng kamay ko. Sarap. Masim. Still may jowa ka na ba? Mayroon, kayo. Okay, naman, hindi para kayong mga siray. Julit-julit yung tanong na yun. Kayo, syempre, meron pa mang iba. Ibabad sa bigas. Kaya lang wala pong kanin dito sa US masyado eh. So wala po siyang pagbababaran. Luto. Lutong kanin nga lang daw. Serves so bad. Mag-alas 12 na. Alas 12 na sa Pinas. Ah, nag-work pa kayo. Ayaw po, naglagay na kami. Kinamatis. Anong size ba yung ano? Yung socks? Wala, free size. Naku, baka hindi kasi sa pa ako. Kasi yan, sisirain mo size lang siya. Size 11. Hindi, binubuksan, ikaw sisira mismo. Oh, sige. Sasali ako sa TBG. Sige po. Tingin po siya nagsisend ng stickers, ng seal. May therapy session po ba with Miss Rain? Therapy? Psychiatry, yes. Sige, mag-ano kayo, magsabi kayo ng ano, topic. Ano gusto mo? 50% na agad tayo sa ano, goal natin. Or ano, magbato sila ng... magbato daw kayo ng... ano yung mga... gusto nilang malaman ng how. How? How. Anong gagawin nila? Oh, sige, magbato daw kayo ng something. Ay, ng ano, how. Ng house. Na parang... Ano yung... Something na hindi mo alam anong gagawin mo. For a certain scenario or maglalaro po ba kayo? Mamaya. Ayun. So ito, Jasmine, how to deal? Asan yun? How to deal with sa ano po? Impos- sa ibabaw? Ito. Hindi po. Pandikit yan. Okay. Alam, Miss Rin, pa-advise po how to deal with imposter syndrome. Imposter syndrome. Uy, thank you po. Wait lang na. Ano na naman natin ng ano? Uy, may nagsend ang computer. Nang message. Anneli Jade. Josa Marix. Siya yung magtatype. DompCM.SB19. ShezMC6. KenCCU. KenStellation.ph. NotMecha. AnnaLimon591. AnnaLimon591. Ruby_Berry23. JYCFrance.
Oh, Kasha. Thank you so much, guys, for sending in your stickers. Atas, ito yung pang Titan. Okay. Ano yung ano? Ano yung... Yung imposter syndrome is, binasa ko yung definition. Sabi niya, is a behavioral health phenomenon describe a self-doubt of intellect, skills, or accomplishments among high-achieving individuals. So, ibig sabihin... Atay, nafe-feel mo sa sarili mo towards oo. Others? Yung parang nafe-feel mo na ano, you are unqualified or incompetent. Yung feeling mo, lahat ng tao, alam lahat ng ginagawa nila. Tapos ikaw? Ikaw, hindi. So, ang tanong, alam mo nga ba talaga? Ang nararamdaman ng ibang tao. Pili ko may ganyan akong ano. May mga time na parang ganun yung nafe-feel ko. Na ano? Parang, bakit yung ibang tao alam yun, tapos ako hindi? Parang ganun? Oo. Parang, bakit mas may marami silang knowledge kaysa sa akin? Parang ganun. Ganun ba? Oo, parang ganun. Tapos iniisip mo, ano ba? Parang, feeling mo kulang ka. Kulang ba ako? Parang ganun. Kulang ba ako? Parang ganun. Parang, ba't ganun? Parang hindi ako nakakasabay. Parang mas marami silang alam sa akin. Ganun. Una, huwag mo i-assume na lahat ng tao alam yung ginagawa nila. Kasi hindi mo rin alam yung pinagdadaanan nila. Di ba mayroong poem dati yung ano, yung Desiderata. Oh my gosh. Hanapin niyo yun. Hindi ko na maalala yung exact lines. Pero parang it ano siya, different situations na pinipresent yung mga parang feelings ng mga tao. Na lahat tayo, parang in short, lahat tayo yung pinagdaanan. So, huwag mo i-assume na huwag tayong tingin ng tingin sa iba. Bagkos, tignan natin ang ating mga sarili muna. O, hindi ka dito. Oo nga, totoo yun. Oo, kasi kung meron kang hindi alam, di, aralin mo. Oo. Lahat naman ang bagay na aaral, lalo na ngayon, readily available yung mga pag-ibig. Dati ganyan yung na-feel ko nung nag-start ako mag-work sa corporate world. Feeling ko lang ng mga kasama kong tatalino, tapos ako hindi. Tapos until mga din nare-release ko, ba't yun yung mga palagalingan? So, nag-aral ako, inaral ko siya. Nahirapan akong aralin siya, pero narating ko naman. So, huwag nang tumingin sa iba. Tingnan na lang ang sarili and assess mo ano ba yung skills na kailangan mong i-develop para ma-overcome mo yung fear. Diba? Tsaka at some point, naman talaga. Mararamdaman mo yun, normal na okay. Tsaka, hindi naman porket alam nila, kailangan alam mo rin. Kasi may mga bagay naman na, yun nga, kaya nga may word na study eh. Oo. Kasi, ginawa siyang, may word na ganun. Kasi nga, normal siyang may mga taong hindi alam yung isang bagay na kailangan mong aralin. Actually, yung mga scientist naman, bago sila maging ganun, bago may lumabas na, diba? For example, yung mga gamot, bago may lumabas na ganun, inaral pa nila yung paano makapag-produce ng ganun gamot. So, hindi siya instant. Mm-hmm. Walang instant sa mundo. Kaya kung nilaramdaman, yes. Oo. Yung branding ni Jai, yung mga sagot niya, yung mga ganun. Actually, maganda nga yung sumisiin si Justin, pampalayta ng chika, pero, di ba, lahat ng bagay naaaral, ganun na lang. Yung para ma-overcome mo yung fear mo, aralin mo. Hindi ka magtatagumpay agad-agad. Pero darating din yun. Parang yung boses mo yung parang ano, yung naghuhula sa tinamaga. Oo, naghuhula. Correct. Ay, gabay natin. Meron tayong free willing. Gamitin natin ito. Yes. Bilang si Naida Seba. Okay. Yung may isa, may nabasa kong bilis naman kasi. How to beat anxiety and depression po sana mabigyan ng advice. I consult a professional. Pag ganyan. Ako, pag anxiety and depression, sensitive topic yan. Consult a professional. Kasi sila yung dalubhasa. Oo, para alamin kung paano ka gumaling. Kung paano mo yung ma-overcome. At saka, minsan maganda yung kinakausap mo, third person, hindi mo kilala din. Hindi mo kilala, di ba? Kasi, yung pagkaibigan mo, sige, nandun na tayo. Pero, maganda rin yung point of view ng ibang tao. Na pagdalubhasa. Uy, ano yun? May gift to? Uy, ano to? Ay, may gift! Wow, ano to? Mirror? Ano yan?
Wow. At salamin. Ganun. I mean, fireworks. May fireworks. Okay. Tsaka minsan, oh, pero okay din naman na minsan, may mga friend ka talaga na kahit papaano, na paglalabasan mo na sama ng loob. Okay din yun. Pero yung pinaka-seryoso, kung pinaka- gusto mo talaga na solusyon, ayun nga, doon tayo sa mas nakakaalam. Correct. Saka ang depression kasi, di ba, ay isang medical condition. So, kailangan natin ikonsulta sa mas dalubhasa. Salamat. Tama. Salamat do. Di ba nga, huwag mahihiyang magtanong. Correct. O, yung ganda nung tanong niya, how to stop overthinking. Ay, matulog. Parang, matulog ka. Parang likas naman sa tao na mag-isip ng something na pag di ka sigurado or may mga bagay na hindi ka sigurado sa ginawa mo or feeling mo nagkulang ka, syempre mapapaisip ka talaga, di ba? Alam mo, isa pa yun sa mga ino-overcome ko ngayon, yung pag-overthink. Tanda ko na, ha? Pero ang natutunan ko dyan, na tinuro sa akin ni Miss M, huwag daw gagawa ng desisyon or ng action kung masyado kang masaya or masyado kang malungkot. Oo, tama. Oo, kailangan nasa tamang frame of mind ka always. Kasi hindi mo yung pagsisisihan. Oo, para napag-isipan mo siya. So kung may ino-overthink ka, ibig sabihin nun, either sobrang saya mo, sobrang, or sobrang lungkot mo. So walang decision or walang action na kailangan gawin sa moment na yun. Oo, tama. Tsaka pag galit ka, tapos naglabas ka kagad ng something out of your emotion, mas lalong madadagdagan yung, ano, yung galit. Yes. Tapos mas ano pa, mas tunog laban pa dun sa taong yun. So dapat ano, parang ayun, saka alam mo kami ni Miss M, pag nag-overthink kami, meron kami nga sa WhatsApp, yung kinuwento ko ata sa iyo to. Ano yan? Yung non-judgmental group chat. Ah, talaga? Na tapunan lang namin ng feelings. Ah, may ganon? Oo, may ganon. Na yung parang pag halimbawa, may nararamdaman ako ngayon. Magme-message lang ako sa group chat na yon. So, pwedeng, ang tanggap na, ang impression namin ni M doon, ay naglalabas na ito ng sama ng loob. Hindi ko kailangan sumagot. So, kumbaga parang word vomit lang siya. Hindi ka huhusgahan. Oo, yung dahil sa amin dalawa. At the same time, pag bumubuking din si Miss M sa ibang bansa, doon din siya naglalagay ng mga ebidensya niya para pag napatay siya, alam ko kung saan siya pupuntahan. Oo, non-judgmental din yun kasi wala na yung, huy, bakla ka, bug, ang gwapo, walang ganon. Yung basta kailangan meron kayong isang parang group chat or parang kahit chat or kahit sarili mo na yung kinakausap mo na doon mo lang tinatapon lahat ng emotions mo na walang nanghuhusga sa'yo. O pwedeng sa chat siya, pwedeng meron kang diary or may journal ka, di ba? O yung mga ganyan. Sa amin ni M, it helps yung aming, ang tawag namin dun is, no chatting, I know, tama, no chatting, no kissing, only, no kissing. Ano, only no feelings, no, no judgment, ganon. Oh, type nila yon for sure. Meron na naman kayong napulot kayong history. At saka in the same way, na-maximize rin yung mga social media apps, yung mga WhatsApp, yung mga Viber. Oh, yung mga hindi nagagamit. Oo, diba? Kaysa yung puro, landian or backstabbing, ganyan. Oo. Duo, tagapayo. Oo, duo, tagapayo. Unless, ano lang ako dito, yo-yo. Yo-yo. May sabi nga sila, para ito, si Justin, maraming masasabi dito. How to overcome daw yung ano. Paano daw maiwasan yung sleep paralysis? Ay, talaga? May tanong na gano'n. Oo. Yan si Justin Bihasa sa sleep paralysis. Sa ibata ang reason ng... Alam mo, kagabi akala ko nagsisleep paralysis ka dyan. So, hindi, paano ba pag magsisleep paralysis? Sige ba yung bigla ka nalang mahihimatay? Hindi. Hindi ka makagalaw. Pag natutulog ka... Hilo ata yun, miso. Hindi ka nalang makagalaw. Oo, parang may mamaginipan ka, tapos may makikita ang creature na something or something. Night shadow lang. Night, ano na yun, bangungot. Bangungot na yun. Hilo ata yun pag ganyan. Tapos hindi ka na makagalaw. Pero usually, magkasama na yun. Pag nakakakita ka na po ng something, bangungot na. Oh! Oh my God! Ah! Sorry, ah! Pero si John... Pag-ising ko, nakakita ako ng pasas. Depende kung... Sandali, so ang sleep paralysis, yung ano may dumadagan sa'yo, tapos naninigas ka? Hindi ka lang talaga makagalaw. Sabi ko lang si Rain.
Hindi lang talaga makagalaw. Fat shamer. Hindi na dala na ka, tapos naninigas ka. Hindi ka makagalaw. Tapos di ka rin makasigaw. Pero di ba, may ganun? Kapag binangungot ka, nagsisleep paralysis ka na rin. Kasi hindi ka makagalaw, tapos may nakikita ka pa. Si Justin lagi nagagana, sleep paralysis. So, pag ano nakikita? Depende sa takot, oh, may iba-iba. Yung si Dico, kwento dati ni Dico, nung nag-sleep paralysis siya, nung na-hospital si Daddy, nasa ER kasi si Daddy, so, tapos nag-renta kami ng room para pag nilipat na siya pwede. Doon siya natulog, bawal kasi sa mama matulog sa ER room eh. Si Dico, doon siya natulog sa isang room na bakante. Ano, bakante. So, natutulog siya sa sofa, hindi sa may... Sa... Polar night. Tapos sabi niya, nung... Nung gabi na, natutulog na siya, may pasyente na, babae. Pasyente. Tapos, may mga doktor na pumasok, nakapila sila, tumabi dun sa babae. Uy, nakakulay puti. Tapos di siya makagala, pero nakikita niya yun, na parang totoo. So, bangungot yun, because you see creatures. Tapos, syempre, dagdag feelings na nakakatakot, na ano, yung sleep paralysis nga lang, kakabahan ka na rin talaga. Kasi doon siya papunta. Kasi hindi ka makahinga, oo. Ako, nangyari, hindi pa ako binabangungot, kasi pag nag-sleep paralysis ako, dahil sa kwento, alam ko na ayokong buksan yung mata ko, kasi baka kung anong makita ko. So, lagi ako nakapikit lang. Hindi ko binabangungot. Hindi ako pala matakot. Ganun ako matakot. Ayoko mag... Hindi ko alam yun. Yung sleep paralysis. Oo. Sleep apnea, alam ko. Pero sleep paralysis, hindi. Oo. Meron din ako, may na-experience rin ako ganun, pero hindi ko nakikwento kasi nakwento ko na siya somewhere din na dapat nilang abangaan. Ito, usually, nung first time ko nag-sleep paralysis, sinerge ko kung ano yung reason. It's either super tiring. Oh, sabi nga dito, pagpagod ka daw. Pagod, tsaka change of, ano, yung... change of mind. Hindi, yung, ano yun, yung sleeping schedule, ano yun? Change body clock. Biglang nagbago. Change of cardiac. So, kaya ako nag-sleep paralysis kasi puyat ako nung time na yun, natulog ako umaga na. Yung first time ko. Ayun na nga. Ganun na nga. Nagulat ako! Uy, na-achieve na natin. Thank you po. Bongga na sleep paralysis. Oh, parang pag-doktor na yung mga tanong nyo. Babawag nyo lang muna. Thank you, KS Flores. Thank you, Jose Marix. Thank you, Ken CCU. Thank you, Kenstallation.ph. Thank you, Nat Mecha. Thank you, Jenelly Jade. Thank you, SB19 Kentel. And of course, thank you, Marife_BerryVest18. Thank you so much sa mga stickers po. Grabe naman. Grabe naman. Wow, thank you po. Maraming salamat. Lahat ng nag-ano ngayon, nanonood sila. Ang dami nanonood. Tsaka mga yung mga nagsisend po ng mga hearts, roses, and everything. Maraming salamat po. Lang. Maraming salamat. Isa lang trip niya. 20 minutes na lang, student. Tatanggalin na natin to. Kasi huhugas mo yung paka mo? Hugasan? Hugasan. Shucks, parang asap nga magkwento ng mga horror ngayon. Pero mamaya na yun. Mag-invento ka ng horror. Sige na sa hallway, may nakita akong duguan na bra. Yung pala kay Sayan. Bakit? What do you prefer, to love or to be loved? Siyempre parehas. Parang parehas, no? Hindi kailangan pinagpipilian yan, girl. Yan naman tayo sa mga tanong na mga ganyan. Walang pili. Love is unconditional. True. Tignan mo si Ate Lea, mahal nilang isa't isa. Kahit na naglolo ko siya, hindi dito ngayon dati. Do you experience astral projection? Astral projection? Alam mo yan, Miss Rain? Yung humihiwala yung ano mo, yung soul mo sa body mo. Travel yung tapos nakikita mo yung body mo. Katawan mo na nandun, tapos aware ka na wala ka sa katawan mo. Alam mo, sa buhay ko ngayon, ang tanging pangarap ko na lumigaya. So parang kung ipaparana sa akin ang tadhana yun, huwag na lang. Hindi welcome. Medyo afraid siya. Oo. Astral projection. Mm-hmm. May experience ako ganun before.
college ako sa ano, nung nag-aaral pa ako sa STI. Yung edit ko. Ayaw nga! May na-experience akong ganun dati nung ano, nag-aaral pa ako sa STI. Kasi diba sabay-sabay yun. Nag-aaral ako, tapos scholar ako. So kailangan ko mag-join dun sa dance group ng school. Tapos nagtuturo ako ng mga sayaw sa bata. Tapos nagtatrabaho pa ako sa fast food. Sabay-sabay yun. Tapos ano yun, everyday ganun. Parang Sunday lang talaga yung rest ko. Pero yung Sunday ko, may ano pa ako. Doon mas marami yung turo ko pag Sunday sa mga bata. So, pagod talaga ako sa buong araw, everyday. Tapos, nalala ko noon, yung last class ko, parang ang natapos yun, 5:30 PM. Tapos, ang sakay ko noon, syempre Makati, sa STI. Sasakay ako ng bus sa, ano to, sa Taft. Sasakay ng sa Buendia. Tapos, ano na yung diretso na yun sa amin sa Las Piñas. Nalala ko noon, nakatulog ako sa ano, sa inuupuan kong bus. Tapos nagulat ako, naglalakad na ako sa ano, naglalakad na ako sa gilid ng street na, ayun sa ng ano, tawag dito ng road, naglalakad na ako sa road. Tapos parang di ko maalala paano ako nakababa ng bus kasi ang alam ko, tulog ako sa ano, sa bus. Basta naglalakad na ako. Tapos nagulat ako, dumaan yung bus sa gilid ko kasi nasa gilid ng road. Dumaan yung bus, tapos nag-slow mo. Tapos pagtingin ko, nakita ko yung sarili ko sa bus tulog, parang ganun. Parang ang slow mo nung pangyayari. Pero nasa labas ka. Oo, nasa labas ako. Tapos nakita ko yung sarili ko tulog sa bus. Hindi naman siya deja vu. Hindi naman. Putik na gulo. Tapos ayun, bigla akong naalimpungata. Nasa bus ako tulog. Parang ganun. Scary. Afraid. Ayoko maranasan. Thank you. Tapos yun na lang yung first and anong ano ko experience dun sa astral ek-ek. Oo. Gusto niyo ng horror ah. Huwag naman ganun. Huwag naman horror. Gabi na yun dito. Tinamay yung ilaw natin. Alam mo nung isang gabi. Uy, ang ganda ng question niya. Nawala. Wait lang. May kumatok at walang tao. Yeah. Is ourselves defined by our mind or behavior? Ano daw? Is ourselves defined by our mind or behavior? Ano yun? Parang philosophical naman yung tanong. Pero ako, we are defined by everything. Because you are, di ba? Pag you... Yung sinabi mo last time, you are defined by your... Di ba? Kasi yung, you are your totality. Your weaknesses, your experience, your strengths, your SWOT. Di ba? So, SWAT. Your SWAT. And traps. Di ba? So, are you threatened? Parang... And the smart... Yeah, and the smart, only you can define you, diba? Para, kaya nga diba, uso ngayon yung mga chika naman yan, you do you. Oh, you do you. You are what you eat. You are your ano. So, kung yung definition, I think it's a mixture, may environment pa yan, may genetics, may science, diba? So, that's why you are unique. That's why, because we are created in the image and likeness of song. Papa Jesus. Oh. Ay, Miss Rain, why letting go is hard though? Pinaalala na ako siya. Kanina. Gusto mo yung Crisofino? Kanina. Hindi mo naman example ng damit. O yan. Kanina. Kung nag-let go ka ng damit. Oo. Tapos gusto kasi mahirap mag-let go kasi letting go is a choice. Choices are always hard to make. Diba? Let it go. Oo. Parang pag-choices, kailangan pag-isipan. Oo. Pag nilayan. Kasi yun na yun eh. Pag bumitaw ka, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. So it can either bring you to a happy or a sad road. Diba? Pero ang importante. Ang importante is you are firm. Oo. Tama. Diba? Important na firm ka. Kailangan, when you decide to let go, pagurin mo yung sarili mo. Magsasawa ka rin. Ka din, girl. Oo. Ganyan yung akin dati. Yung nagka-crush ako ng 10 years. 10 years! 11, 11. 11. 11. Kasi nagpabalik-balik kami talaga. Kasi yung meron ako talagang pinahawakan na yung minsan okay kami, minsan hindi. Tapos yung nag-decide na ako na ayoko na talaga. Naiyak din. Sinabi ko talaga, naku, ayoko na.
na, Juliet na naman. Dahil sabi ni Shania Twain, shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. Diba? You should have known better and Shania didn't go back. Diba? Regarding the exact lyric. Oh, pero diba? Letting go is hard because it is a choice and choices are always hard to make. Diba? Mahirap tawirin ng yes or no. Yan ang pinakamahirap, isa sa mga tanong na pinakamahirap sagutin. Diba may sabi ano? Oo. Oh. Ano yan, lahat ng bagay. Kita na o. Ano, 7 times mo lang makafold. Ha? Lahat ano? Ng bagay, 7 times mo lang makafold. Ano yung sabihin mo? Mm-hmm. So, 1, 2, 3, 4. Oh, 5 lang yan. 5! Pero, ikaw na iba. Hindi alam ko, basta may ganun 7 times na makafold. Wala lang, anything. Tapos tinry nila malaking bagay, 7 times na makafold. One, two. Sabi, wala, kasi favorite number niya 7. Sabi ni Seren kanina ni fold it twice. Wait, fool! Shame on you if you fold me once. Shame on me if you fold me once. Shame on you if you fold me once. Shame on me if I fold you, if you fold me twice. Tupiin kaya ka namin. Kaya ikaw tupiin namin sa 7. Shame on you. Full talaga yung naririnig ko kanina. Shame on you na ang full mo. Naisip ko na ng metaphor siya. You're so full. Oh. Ano, shame on you pag nag-swimming ka sa full. Shame on you, period. 1, 2, Hindi yung question niya. 3, 4. Pag binigyan ka daw ng chance, baguhin yung sarili mo. May baguhin sa sarili mo. Ano daw yun? Ako ngayon talaga wait. Wait. Kasi gusto ko ma-experience maging payat. Kasi even when I was payat, I was still fat. Malaki pa rin ako. If baka yung ano na siya, no big bone ka talaga. Or baka iniisip mo structure na lang yan. Structure na siya ng katawan mo. Alam mo, feeling ko yung iniisip ko lang din. Oo, oh, iniisip mo na lang. Kasi nung nakita ko yung picture ko, payat naman pala ako. Picture ko, payat naman pala ako. Pero nung... time na yun, I feel the same. Yes. Kasi parang yung damit ko, XL pa din. Yung pants ko though, naging 32. Pero parang feeling ko, yun pa rin yung hita ko. Nalalakihan pa rin ako. Yun lang, pero kababawan. Pero ito na yun. Maganda yung maraming ipon, maganda yung mataba, para kahit ko to, mukha ka pa yung busog. Di ba? O, ikaw sa Ian, kung babaguhin mo daw sarili mo, ano daw yun? Chicks niya. Hindi, as a trainer. Oh! Wow! Noong isang araw lang, sabi mo, parang inano, in-exfoliant yung mukha mo, naging tosino. Ano bang mabaguhin ko? Yung bank account. Ay, hindi. Confident ka kaya gumastos, napansin ko. Uy, hindi nagtipid nga sa $5. Pero willing siya bumili ng mga mahal na bagay. Ano nga sa'yo? May naisip ka ba? If ever may babaguhin ka doon sa sarili mo? Pass muna. Pass. Ikaw ate? Maging vegetarian ulit. Ay, yun. Sa sarili? Oh, pretty, physically. Gusto babaguhin. Gusto niya bumalik sa ganun. Oo, pero kahit mahirap. Ikaw, Ja? Kung may babaguhin ka? Gusto ko nalang maging pusa. Ah, lahat binago. Oo, binago. Total reset. Oo. Meow-meow-meow na lang ako sa bahay, di ba? Ah, malay mo, wala ka sa bahay, nasa kali ka, nag-meow-meow-meow. Paano ka kakain? Meow-meow-meow pa rin ako. What if ikaw si sagat ni Miss M sa South Cemetery ka? Swerte ako. Oo, sa bagay. Kasi nasa gip na ako. Lumaman ka, lumaman. Okay. Ang hinihigaan ko ay ano, animal print. Animal print. Animal skin. Ako, kung may babaguhin ako, siguro yung isa sa attitude ko na ano, parang palaging ano, palaging masiyahin, tsaka palaging maloko. Kasi parang naiisip ko minsan yung ibang tao. Hindi ka tinitake serious. Oo. Well, kasalanan ko rin naman kasi maloko talaga ako. And yun yung way ko para maging close sa tao, maging confident sila sa akin. Pero yun nga, minsan, hindi na nila ako nasiseryoso kasi feeling nila. Ibig sabihin, hindi mo yung true friend. Lahat ng sinasabi ko, joke na. Ah. Tapos parang iba na take for granted na parang, hindi okay lang yan si Steel kasi ano naman yan. Oh, yeah. Hindi siya madaling masaktan sa ganyan. Seryoso hindi... ka ba? Oo nga, seryoso ko. O, tignan mo. O, di ba? Joke na, sinadya si ko yun. See, I told you. Sinadya ko yun. Parang ganun. Yun yung charm mo. Yun nga eh. Yun nga rin yung tingin ko sa sarili ko na parang, ah,
parang natutuwa yung tao sa akin sa ganun. Pero may mga tao rin na parang, alam mo yun, kahit alam na minsan nakaka-offend na sila, pero naisip nila, ay, hindi okay lang yung kay Stel kasi alam naman ni Stel na ano, mabiro rin ako, nagbibiro lang ako, parang ganun. Pero gets ko rin naman. Pero if ever lang naman. Hindi ka funny, hindi ka charming. Nakakadagdag yun sa charm mo. Hindi ka as charming. Oo, parang si Justin, pag hindi siya good boy. Oh, hindi kayo sure. Oo, parang... Hindi talaga yan good boy. Ang dami nga sinabi ni Sai ang tungkol sa kanya sa akin. Ayun lang. Pero feeling ko lang naman yun. Pero never naman ako magbabago. Siguro hair color lang. Parang si Ate Dea, pasimple siya mag-utos. Yun yung charm niya. Uy, ayun, may sinabi siyang maganda. What are your non-negotiables? Ganun mga questions, ha? Wait lang. How to know if it is a... Is it Ate Dea? Asa na yun? What are your non-negotiables in a relationship? Parang hirap naman nun. Non-negotiables mo sa isang relationship. Ano daw yung non-nego mo te pagdating sa relationship? Non-nego? May intindihan yung trabaho. Ay, alam mo yung dinaisip ko. Lalo na yung ano. Kasi parang yung mga past ko. Oh, sige. Ano yun, Tay? Parang yung mga past ko, dun sa talaga sila nagkakaroon ng doon nag-fail? Oo, kasi mahirap yung work ko. So, nasa-sacrifice madalas. Siyempre, yung time. And yung, ano, yung pag-balance. Pero, yun. Maswerte ako sa partner ko ngayon. Kasi... Parang ka nakang ano to TV show. Shut up mo. Finally, parang mas malawak yung understanding niya na dito rin ako sumasaya. Oh. So it's not only for the money. Uy, nanonood ka umaga ngayon sa Pinas. Ano mula yung chicks ko? Oo nga, no? Parang yun din yung isa yun, no? Talaga. Yung parang pag... Like, for sure, kayo rin naman. Or si Rain, yung trabaho niya. Dapat na iintindihan. Sa kanya, ano hanap mo sa isang partner? Yung sabi niya, sana... May at si Miss Rain mo. Sana yung mga... Nag-aral kasi siya sa ibang lugar. Kaya hindi naging kami nung huli kong kalandian. I need a boyfriend. Si Sai, anda meron? Ano yung nan-nego mo? Ano yung nan-nego? Same lang din. Ah, same. Okay. And, ano yung parang... Ayo, non-negotiable ko yung dapat kasing dami rin ng trabaho ko yung ginagawa. Ano yun? Pera. Paano yun? Kung dapat pagpagod ka, pagod din siya. Hindi. What do you mean? Yung parang ayoko nung ayun nga. Same kami dapat na hardworking. Ayoko nung... Or someone na lang na makaka-relate. Dapat hindi siya tamad. Ano? Ano yun yung laging sasabit lang? Ano yun? Freeloader. Freeloader. Gusto mo yung parang nakikita mo nag-hard work din siya para sa inyong dalawa. Hindi yung ikaw lang. Gets. Ako, agree ako doon. Tapos dadagdag ko. Sa akin dapat, tanggap niya ako talaga for who I am. Yun lang talaga, oo. Na... I like nice things. In short, I maintenance ka. Hindi ako I maintenance. Uy! Sige, ganun na rin yung akin. No, I like nice things. Kasi syempre parang... Like the condo here in New York. Diba? Kasi parang dati, si Miss F, siya na may example ko. Meron siyang jowa na talagang binabago siya. And I hate the jowa of her. Inaaway ko talaga. Oo, kasi parang, pinipili siya kumain ng gulay. Kasi she likes fried food. Tapos parang, bigla siyang napilitan na ano, kumain ng gulay. Tapos, biglang pag kumakain kami sa labas, nag-feeling na si Bakla, alam mo, sarap ng gulay, sis. Bakla to? Ayaw mo ng gulay, gusto mo chicken fingers. Saka french fries. Pero nagpanggap siya nun. Yung parang iniba siya. Tapos parang, eventually na-realize na, ay, hindi ako masaya sa rin. Kino-control siya. Oo, naging itsura ko. Naging ako nung kami. Kasi parang,
binago ko na para lang mas maging ma-appeal ako sa partner ko, hindi dahil yun yung gusto kong mangyari. Pero ngayon, she likes vegetables ha, kasi ginusto niya na. At least. Okay. At least, di ba? Kahit pa paano. Di ba? Sabi natin, revelation din. Oo. May ano dito, may question dito. May question dito, malupit. Ito, wala kasunod. Nande, ko parang feeling ko same-same lang naman. Pero pagka naman ako, ang nakikita ko naman dyan, about nannego, parang yun yung mga basic eh. Kasi wala ka namang, yung mga I mean, yun yung basic, yung parang naiintindihan dapat yung work mo, ganun-ganun. Yung parang hindi ka dapat baguhin kung sino ka. Kasi nga, dapat mahal ka kung sino ka, mahal mo siya kung sino siya. Pero sa love naman, once na magkakilanlan talaga kayo, kaya may get to know each other. Kasi adjust talaga. So, hindi mo maraming masasabi na parang, ano yung first meet-up niya, sabihin mo na agad, ay, nanego ko, ganito ha. Hindi naman ganun eh. So, parang... Actually, di ba? Yung sinabi ni Ate Leo, maganda yun na, pag in love ka, doon mo pwedeng ma-discover yung mga sarili. Yung sarili mo nang mas... In a different way. Parang, ay, ano, ganito pala ako, no? Nasa line nakapansin nun. Kaya nga parang ako, kaya gusto kong magka-jowa. Para magka-kondo ka sa New York. Oo, number one, magka-green card. Number two, magka-dollars. Hindi, kasi parang kilala ko na yung sarili ko as a friend, as a son, as a best friend, as a sister, as a brother, as a worker, as a boss, as an employee, ganyan. But I don't know myself as a lover. So yun, I want to know myself in that way. Ang sabi may point. Diba? No. Kasi, ano kaya? Paano ako mag-ganto? Paano ako mag-aharo? Sino sa kaya ko? Paano ako magpapabebe? Paano ako yung public? Like, gusto ko ba clingy ako sa public? Mga ganun. Clingy ba? Kung gusto ko ba yung ina-announce ko sa mundo ko? Ngayon kasi parang gusto ko private. Pero, what if gusto ko pa na public? Alam mo yan, hindi ko alam. Wala kang idea. Wala akong idea. So, no, guys. Tama nga naman. Diba? I love it. Gusto ko yung nanggigigil siya. Kunti na lang andar na to si Miss Rain. Oo. Oh. May tanong dito, Miss Rain. Feeling ko ano to. Magandang question din. Pata si Papa Jack. Wait lang. Hello muna sa 5.3. Wow! 5.3,000. Kanina ka 5.8 eh. Tapos, hello kay... thank you sa nagsend ng sticker. Okay. Stell, your angel. Can't see you. KS Flores. Not May Cha. Yun 3 Bon, Jenny Lee Jade, Josa Marix, and Malensky. Thank you, grabe. Thank you. Sana natutuwa po kayo sa ano, usapan ngayon. Well, actually, ako natutuwa ko yun. Natutuwa kami. Pero sa mga matutulog po, good night na po sa mga matutulog na. Kung gusto niyo po makinig ng pinag-uusapan namin habang natutulog, go lang. Yun, yung question dito ang ganda. Ano, pakinggan niyo yung question. Sabi, ano ang kasalanan na hindi niya mapapatawad? Lying. Hindi ko kaya yun talaga. Lying. Hindi ko kaya talaga. Yung galing talaga ako sa sinungaling. Oh. Oo. Ako talaga. Ayoko nung ganyan. Kasi parang... Hindi mo mapapatawad? That is the question. Marami akong doon na parang yun yung naging dulo. Ayun yung naging end. Na-break yung trust. Oo, na-break yung trust. Kasi parang, ibig sabihin, pag nagsinungaling ka na sa akin, parang you have the audacity na umabot ka na sa isip mo na, maitatawid ko to kay bakla. Yung naiinsulto ko ng ganun. Na parang, na talaga, mas pinili mong sinungaling kaysa kinausap mo ko ng maayos. Paano daw kung white lies? Hindi ako ano sa white lies eh. Well, depende sa white. Depende kung mababaw. Hindi man ako mababaw na tao. Pero para madalas yung mga hindi ko na friends ngayon, ang madalas na pinag-anuhan namin talaga, lying. Ayoko talaga. Nadadala ako. Oo, kasi parang yung, halimbawa ako, na-team ko nang mag-lie sa'yo. Tapos yung nagsisinungaling ako, natititigan pa kita ng diretso sa mata. Di ba? Alam mo yun? Yung parang talaga sis, akala mo may tapawin ka. Yung alam ko naman na sinungaling ka. Yung ganun. Yung saktan mo na lang ako kaysa yung magsinungaling ka sa akin. Physical? Yung parang, ganun. Baka mo magsak yung paint. Yung paint.
ay, ano mo sa ng inidoro? Oh, ayan, okay. Shoutout mo sa tita ni Sai na nabagsakan ng seat cover ng inidoro dahil tinulak ng pusa na si... Hey. Ikaw ate, ano daw yung kasalanan na hindi mo mapatawad? Ang hirap. Parang siguro hindi naman sa hindi mapapatawad. Mm. Pero it will take time para bigyan mo siya ng chance ulit sa buhay mo. Pero hindi naman sa feeling ko hindi mo mapapatawad. Mm. Ikaw, Sai? Ipag binagsakan yung tita ko ng cover sheet na ito. The game begins in 3. Lying. Kasi cheating considered as lying din. Mm-hmm. Mm. Malawak ang lying. Mm, malawak ang lying. Ako ang pinaka di ko mapatawad pag yung ano, napahamak yung parents ko. Pag may ginawa something sa parents ko. Parang ganun. Like, pag mabuti. Hindi, masama. Nilibre yung magulang ko, ano, di ko makapatawad. Ano yun? I mean, pag may masamang ginawa sa family ko, like sa parents ko, na parang, alam mo yun, yung kasiraan na talaga ng ano, puri, parang ganun. Tapos damay buong angkan, parang ganun. Yung, ayoko ng ganun. Super sad. Tapos malalaman mo, kaibigan. Uy! Ayoko ng ganun. My God. Oo. Oh, kasi siyempre, ang pinaka nakakilala sa iyo, yung close mo. Kaibigan mo, tapos kaibigan mo na dinadala mo sa house niyo. Alam mo, family friend niyo, mga ganun, 'di ba? Tapos at the end sila po pala yung sisira sa yes, ano, hindi lang sa iyo, pati sa pamilya mo kasi alam nila yung family mo mismo. Ano? Rolling in the deep. Ano daw yung mga what if nyo na sana ginawa nyo na lang? Ginawa nyo? Mga what if nyo? Oo, kasi kami madalas to sa amin tinatanong eh. Yung sa inyo din namin alam. Ano yung mga what if nyo? What if nyo? What if hindi pala ako ngayon yung RM ng SB19? Nag-ano ko, ganito, well, ganyan. Parang gano'n. What if nung time na kailangan pala ng SB19 na magsistylist, hindi ko sila tinanggap, gano'n. What if hindi ako bumalik sa SB19 kasi dati ko na silang ka-work tapos nung kinukuha nila ako hindi na ako bumalik. Oh. Ano nga yung mga ganun yun, di ba? Kasi hindi namin alam yan eh. Pero napag-usapan natin last time, yung tinanong kay Ate Leia, kung yung sabi ko sa'yo last time, sa tingin mo, yung sa career mo ba ngayon, saan ka feeling mo mas nag-improve? Yung sa dati mong career o yung career mo ngayon? So ang tanong naman ngayon, ano yung what if nyo na sana parang, ano na yung what if nyo? Baka mamali pa yung question. Or yung what if nyo na gusto nyo rin, pwede nyo balik ta rin. What if na gusto nyo rin, bukod dito. Ang hirap. Kasi ano naman yung mga tanong nyo? Kasi masaya naman yung life ko ngayon talaga. Coffee ako. Pero siguro iniisip ko rin, what if, nung mas bata ako, umalis ako ng Pilipinas. Ano kaya naging takbo ng buhay ko? Ayan. Or anong klaseng tao kaya ako? I don't know. Hindi ko alam. Siguro kung meron man ako na yung kung na magde-decision ulit ako na mag-work ako sa Philippines nung kakagraduate ko pa lang or aalis ako, siguro baka gusto ko rin makita yung version ko kung nag-umalis ako ng Pilipinas. Hmm. Siguro yung accent ko ngayon iba. Well, paano? Hi, Lola! Hi, Lola! How's everyone in Manila? Ganun. Para, what if daw... Pero feeling ko pag ganun, hindi ko kayo kilala. Hindi talaga. Diba? Baka nanonood lang ako ng concert nyo. Or baka basher. Pwedeng basher. Diba? Hindi ko alam. Pwede yun. O ikaw, Sai, ano yung what if mo? What if hindi kami nag-bankrupt? Hindi ko makapunta sa Binion. Oo nga, no? Ay, yung story kasi nila... Sila, Sai, ang kasi mayaman talaga. Scholar kasi siya sa Binion. Scholar siya sa Binion. So kung mas may budget sila. Scholar ka ba? Oo. Kasi... Wala akong ganito, pero matalino ako. Alam mo, kaya best friend kita. Kala nga mag-bugal-bugal. Oo, kasi pala sa'yo ka boba, but we're smart. Love it. Oo, kasi sila, Sai-An, mayaman dati sila, Sai-An, na bankrupt. So kung natuloy yung yaman nila, Sai-An, edi siguro sa ibang school siya. Ano kami? Harvard din siya. Magka-Canada sana kami sa Winnipeg. Ah, talaga?
O, di sana fan ka namin ngayon, tapos taga-Winnipeg ka, nanonood ka ng concert namin. Ano, kung wala sigurado. Hindi tayo sa sikat. Ano, nakakasigurado. Umalik ko fan ako ni... Yun yung what if mo. What if madi kayo na bangka? Dahil doon, nag-separate yung... Oh, grabe naman, MMK. Baka maiyak ka sa'yo, ano? Oo nga, hindi naman ako maiyak sa ganyan. Pero doon nag-separate yung parents ko. So, feeling ko, pag hindi kami nag-backrap, buo pa din kami. Tapos feeling ko, hindi ako wala sa ganyan. Kasi nasa Canada kayo. Natuloy kayo sa Canada. Hindi sana kinita ka namin sa Canada. O, oh, hindi ka namin kinita. Hindi naman kita, kita kilala. Ay, kaya ka kinita ka namin eh. Kinita ka kita. Nasa company ka ni Mr. Ay, feeling ko. Pinigil ko naman. Pili ko kung nasa Canada ka at fan ka ng SB19, stalker ka. Pili ko fan, ay ano, nagkatrabaho kay Miss Debbie. Nag-eco ka. O, tas bias mo si Pablo, susundan mo kahit saan. Bigyan ko kayo ng, ano, ng t-shirt. Tapos dadalahin mo kami sa mga, ano, nilibre mo kami sa samgipsalan. Oh. Tapos sabihin mo, bago kayo muwi, bakit? Totoo naman, no? Ganun ang... Pa ako lang. O, ikaw ate, ano yung what if mo? Ay! Oh, no! Ganun yung reaction. Nakala ko, hindi na ako, ano? Ano yung what if mo, te? Donut. Ay, yung Dunkin. Try mo yung Dunkin. Punti na lang yun. Kasi nag-tutbush siya. Ito, hindi ko alam kung makaka-relate sa akin si Rin dito, pero... I think... Ay, naiyak na siya. Dumadoklis to sa... people in the LGBT community. What if... Oh. Naging ano kami? Naging straight. Ah! Yung ganda nun! What if, ano magiging buhay namin if hindi tayo, ano, bakita. Hindi kami rainbow. Ano kayo yung tagi sa lalaki? Wala. Wait lang, iniisip ko kung madadamay ba yung pagiging magkakakilala natin ngayon kung is that sa what if mo. Oo, malaki. Ano yun yung part, you know, decisions mo eh. Malate ka lang ng isang oras sa isang ginawa mo ba? Wait lang, kung if ever man Miss Reyna, naging straight ka, hindi ka ba magiging stylist, feeling mo? Feeling ko hindi. Ah, talaga? Feeling ko magiging CEO talaga ako sa... Nagagano ka sa crush mo. Kamusta kayla dyan? Sa mga viewers si Stel. Nagana po ako ng boyfriend. Girlfriend? Boyfriend talaga eh. Gusto ko po ng lalaki na magmamahal sa akin. Mahaba boy. At tatanggapin ako kung sino ako. Yeah. Sana kayo na po yun. so kung straight ka, Miss Ray, hindi ka magiging stylist? Feeling ko magiging office ano ko talaga. Boss. Office boss. Tutuloy ko yung career ko na yun. Feeling ko. Marketing. Pero wala na, hindi naman to say na may gender ang pagiging stylist. Oo, diba? Pero parang feeling ko siguro hindi. Or baka nasa creatives pa rin ako. Pero baka ad agency. Different department lang. Oo, or parang agency. Hindi, kung nasa ibang, kung straight ka nga, parang hindi ka mag-tsatsaga mag-aral ng mga about fashion. Oo, sa side pong kung ikaw. Oo, pero feeling ko, creative work pa din. Creative work pa din. Hindi ko si Miss Rain na basketball player. Gagano siya. Para sa iyan, babe. Depends, pare. Ba't kayo para ka naman, para ka nagpapatulog ng bata? Yung free throw, yung... Ikaw ate, bakit mo naisip yung what if na yun? Pero it's no big deal, ah. Uh-uh. Minsan dumadakwari, lalo na kapag may times na we will be discriminated. Mm. May isip mo na, tapos sobrang frustrated ka sa nangyayari. What if yun na lang ako para hindi ko mararanasan yun? Mm. May mga ganun. Valid point. Pero nice. No regrets. Oo, happy ka nga ngayon eh. Ganda pa nga ng jowa mo, di ba? Kung nanonood ka daw. Shoutout, baby girl. Sulatan ka niya ng tula. Kung nanonood ka ngayon, Katerin. Hey. O, ikaw, Johnny, what if mo? Ako, pag inisip ko lang dati, paano, hindi Pilipino yung magulang, paano kayo tsura ko?
Alam mo, lagi natin pinag-uusapan yan. Si Sian, sabi ni Sian, tuwing naglalakad tayo sa labas, sabi niya, tapos nakatingin siya sa mga kaidara niya. Paano kaya kung dito ako lumaki, no? Ano kayang suotan ko? Hindi ko labas na yung pusod ko. Ganun yung ano niya. Alam mo, totoo yan. Feeling ko rin kasi kung girl ako, ano kaya akong klaseng girl? Feeling ko sobrang kikay ko. Ay, tumasayan, tumatawa kasi feeling ang hoa ko. Pero hindi. Feeling ko ano lang ako, sobrang artist, sobrang kikay na girl. Yung mahilig sa pink, yung mga ganon. Oo. Pero ayoko maging girl. Isa yun sa mga super thankful ako kay Miss M. Dahil naparealize... Na-mention na naman si Miss M. Dahil doon sa ano transition niya, doon ko nalaman na bakla lang pala ako. Ayoko maging babae. Gusto ko lang ng lalaki, pero okay ako na bakla ako. Hindi ko kailangan maging babae para marami. Doon ko sa kanya, as in ano ko sa kanya. Marami kang realization. Oo, thankful ako sa kanya. Kasi dati, thank you, Miss M. Yung pagbakla, yung feeling mo, ay gusto maging babae niyan, ay gusto niya maging ano, ganito. Yun pala, hindi pala necessary. Doon ko yun sa, nung habang tinutulungan ko si Miss M sa journey niya, at habang pinapanood ko siya sa journey niya, doon ko na-realize na, ito pala talaga ang gender ko. This is my sogi. So happy ako na gano'n. Yes. Sogi. Ayun yung what if mo, Ja? Paano kung yung parents mo hindi Pinoy? Kasi naisip ko, di ba yung lola ko, ayaw may history ng ano. Yung lola ko, half American. Lola ni Ja, half American. Yung mama niya, yung lola ko sa tuho, ay, sa tuhod na, di ba? Tama. Oo. Lolo ka sa tuho, dapat dadalhin siya sa Amerika ng asawa niya. Sundalong Amerikano. Hindi siya pinayagan no. Lola ko sa mas mababa pa. Ang tawag ko. Nung nanay niya. Nanay sa... Ay, lola, lola sa talampakan. Talampakan. Hindi siya pinayagan. Lola sa dulo ng hintuturo. Basta yung nanay ng lola sa tuho. Hindi siya pinayagan kasi nasumama kasi nag-iisang babae anak siya. So feeling mo... Pag sumama... So doon na doon na panganak si Tita Gemma. Basta ganun yung flow ko sa ibang. Pero pag blue eyes yung ano ko. Kanina mayroong blue eyes sa ano sa wapo. Dami dito, ganda ng mata, no? Gusto ko talaga masinundan mo ng ano, tingin eh. No? Bakit kilala niya ba ako? Sa Pilipinas, hindi ko pwedeng gawin yun. Feeling ko dyan ng what if mo. What if duwende ako? Naging duwende kasi lagi siyang gumagano, no? Tinitignan yung sarili niya sa salamin. Alam mo, laganto yung tenga. Alam niyo yung epic na, ano, na animated movie? Epic? Ganda nun. Gusto ko mabuhay doon sa lugar nila. Wala nun, share ko lang. Mabuhay ko na ba yung DOA? Ano po? Series. Na ano? DOA. Ah, DOA. DOA, parang familiar. As in like OA. Dead on arrival. The OA? P-H-E-O-A? The OA over achiever? Ano? Ano story nun? Parang... May dugo ang bra. Charo. Mamaya na lang. Sige. Ako yung what if ko. What if kung...